paint. Pump fake, gets a foul. Trying to pick his spots. Biggest lead for Quezon. Mayor looks from the bench. We needed those points. A lot of them. Last second pass. Sumakay ka pa. 3-point shot. Air ball. There's a foul. They fire a long one. It's goal. Seconds to go. They have to put it up. Chaka fire! Go downstairs. Almost disrupted. Serbian style usually means with 1 foot takeoff. Wow. Binalibag ni Cannon si Mark Pingris. Sobrang intense ng game na to. Ang dami nang kainitan. Bakbaka ng isa sa mga hottest team ngayon sa PSL ang top 2 na Binyan Tatakjel kontra sa top 3 na Quezon Titans na may 9-0 at 7-1 sa standings sa pangungunan ng mga PBA legends na si Mark Pingris, JJ Helterbrand at KJ Cañaleta at syempre ang fan favorite na si Poypoy Aktub laban sa koponan nila Jeric Teng at Prince Rivero. Pinagsabay agad ang PBA Legends para gawing starting 5 dahil mabigat na laro ito para sa Binyan. First possession pa lang ay nagkagit-gitan na sa poste si Pingris at Prince Rivero. Pero nadepensahan ni Rivero si Ping sa lapad ba naman ng katawan nito. Pero agad naman nag-contribute ng isang kalawit na rebound si Pinoy Sakuragi. 8-minute mark, gandang assist ni JJ kay Peña Redondo para sa tough fade away. Na agad naman bumawi ang Quezon sa magandang assist sa ilalim para kay Rivero. Dito sa possession na to, defense to offense naman ang pinamalas ni Roca Curva. 6-minute mark, matinding kisikisan sa ilalim ni Pingris versus Conan. Talagang nagpapalitan ng mukha sa box outan. Dito sa play na to, nakatikim si Roca Curva kay Cannon at naisahan sa rebound si Pingris. Sabay inside pass kay Matiliano pero butata ni JJ. May foul nga lang ang tawag ng ref. Dismayadong dismayado ang crowd, lalo na si JJ. Four-minute mark, tinirahan ng tres harap-harapan si Mark Pingris ni Ronyo. Pero agad naman bumawi si KJ ng tres. Dito sa play na to, nag-alaman o Ginobili si Roca Curva, gandang Eurostep naman yun. Pero binawi naman agad ng tres ni Chauca. 2-minute mark, habang inbound, may konting lambingan dito sa pagitan ni Baychong at Pascual. Natawa na lang din si Pingris doon. Pero galawang Ginobili talaga itong si Roca Curva. Samahan mo pa ng hanip na hassle play ni Gimpayan, ang Calvin Abueva ng PSL. Nagtapos ang first quarter sa score na 13-20, lamang ng 7 ang Binyan. Coming to the second quarter, gandang no-look pass ni Pido kay Baychong. 8-minute mark, pinasok na ulit ang dalawang nagiinit sa ilalim na sina Cannon at Pingris. Gandang buzzer beater 3 naman ang pinukol dito ni Lagrama. Na agad naman bumawi ng 3 si Pamboy Raymundo. Dito sa play na to, na ankle breaker ni Jeric Teng si Pido, sabay floater, binastos pa si Pingris. Pagmasdan mabuti dito sina Pingris at Cannon. Tila nagkabuhol-buhol na yung dalawa at binalibag ni Cannon si Pingris sa sahig, parang nagsusumo wrestling sa ilalim. Na agad naman kinamayan ni Pingris for sportsmanship. 6-minute mark, dumrive si Estrada at nagkatamaan sila ng muka ni Jeric Teng. Offensive foul ang tawag ng ref, laking gulat ni Pingris dito. Palitan ng tres ang magkabilang team para kay Opiso at Pamboy Raymundo. 4-minute mark, hanip na crossover ni Chauca kay KG sabay floater. Na agad naman bumawi si Estrada sa kanyang own version na ankle breaker dito. Dito sa play na to, gandang pasa ni JJ sa ilalim kay KG. Pero sumobra ang tira, laking gulat ng mga crowd. Pero bumawi naman agad si KG ng tres dun sa pagkaka-airball niya. 2-minute mark, dito nag-umbisa mamisikal si KG. Isang bump ni KG kay Chauca at isang siko sa muka kay Prince Rivero.
Di ko alam baka na prostrate si KG sa pagkaka-airball niya kanina. Pero bigla din naman nag-init si KG Cañaleta bago magtapos ang first half. Isang tres at isang turnaround jumper galing sa pasa ni JJ. Nagtapos ang first half sa score na 37-42, lamang ng 5 ang binyan. Entering to the third quarter, gandang pasa ni Pingris kay Lastimosa. Dito sa play na to, susubukan ulit ni Pingris ang depensa ni Rivero. Pero tagumpay ulit doon si Rivero, sama na ng tingin ni Pingris. 8 minute mark, ayaw tantanan talaga ni Pingris postehan si Rivero dito. Possession na to, git-gita na naman sa box outan hanggang nakaladkad na si Baychong. Sobrang physical na game na to. 2 minute mark, a crazy possession ang ating mapapanood dito. Git-gitan sa ilalim nila Baychong. Dang save ni Peña Redondo, napulot ni Baychong sabay fake at end one play. Sumabay ka pa. Sabay tingin ni Baychong, hiyawan ng mga crowd. Nagpatuloy ang physical both teams ng tinulak ni Lagrama si Pamboy Raymundo. Offensive foul para sa kanya. Agad kinausap ni Baychong si Lagrama. Kung mapapansin natin na sinimplihan ni Lagrama si Baychong, hindi lang nakita ng mga referees. Natapos ang mainit na third quarter sa score na 52-51. Lamang na ng isa ang Quezon. Dito sa fourth quarter, hiyawan ng crowd nang pinasok ang fan favorite na si Poypoy Aktub na agad naman itong nag-hustle sa depensa at nakakuha ng isang offensive foul. 6 minute mark rebound ni Poypoy. Pag nasa kanya ang bola, sigawan na ang crowd. Iniintay ang pwede niyang gawin sa court. Pinasok na ulit si Pingris sabay si Prince Rivero. At agad naman nagpakita ng kalawit rebound si Pingris. Naghahabol ang binyan pero take over board na support si KG. Naibaba niya sa 2 ang lamang. Isa na namang mabangis na rebound para kay Pingris. Sobrang intense at dikit na laban na bigla nag-ala Ginobili na naman si Roca Curva and one play. Dito sa play na to, box outan sa ilalim ni Pingris at Rivero. Kaso natawagan ng foul si Ping. Inis na inis na si Ping sa tawagan at nag-flap lang daw si Rivero. 2 minute mark, Roca Curva, isa na namang end one play, hiyawan ng crowd. Mintis ang free throw pero dito mo maaasahan ang isang Pinoy Sakuragi. 1 minute mark, gandang pasa sa ilalim kay Rivero para ibaba ang lamang ng binyan sa isa. Dito sa play na to, walang mapuntahan si JJ nang nakita niya si KG. Sabay pukol ni KG, pasok yan! Clutch KG Cañaleta. Pero hindi pa rin sumusuko dito ang Quezon, baba sa 3. Final nila si Pamboy Raymundo kaso mintis ang 2 free throw. May pagkakataon pa ang Quezon. Panoodin ang last possession ng game. 2 seconds to go. They have to put it up. Chaka fires! No! So Binyan, panalo ang Binyan sa score na 63-66 at may 10-0 undefeated na sila sa standings.